Sa pagsisimula ng linggo, nakilala ang apat na nominadong housemates. I am sorry, Chi, Benedict, and Ian, Katie, but you are nominated again this week. But hearing my name saying getting nominated again, parang it just hurt me. Too early for this. It's too early for this. Nalulungkot lang din ako kasi yung mga kasabay ko. Lalo na si Benix. Talagang gusto nilang mag-stay. Si Chi, piniling magpakatatag sa kabila ng nominasyon. Ang inisip ko na lang po, yung acceptance na at the end of the day, meron talagang manonominate sa amin. Naging emosyonal man, isang bagong hamon ang hinarap nila. Sa linggong ito, ay magkakaroon ng Pinoy Big Brother Games. Kaming tatlo ay team captains. There will be 3 teams of 5. Pero kayo ang pipili kung kaninong team nyo gusto maging part. Kayong lahat ay dadaan sa tatlong games ang team na makakaligo ng pinakamaraming puntos. Lahat ng miyembro nito ay magiging ligtas mula sa susunod na nominasyon. Sa unang laro pa lang, mainit na ang naging laban. Kinda hurts. Na-corner na po ako kaya dumaan po ako sa gitna at nandito po si Benedict. Kamay niya. Nakuha na yung talo. Wala po akong intention na makapanakit po. I felt bad kasi may nasaktan din. Ano lang? It's like a bruise, but we're good. Sorry. At ang panalo sa laro ito, Biga Team, 9 points. Sa kanilang pagharap sa ikalawang laro, nanatiling determinado ang lahat. Angels, kinakailangan niya muna magpahinga at hindi niya muna kayang magpatuloy sa ginagawa niyong game ngayon. It's okay po, it's okay, Kuya. We love you. Matapos ang dalawang Pinoy Big Brother Games, narito ang combined scores ninyo. Phenomenal Altos, 7 points. Ang Jordan's Angel, 9 points. Ang Bigati, 14 points. Dahil sa mga mapanghamon na kaganapan, naging emosyonal si Alexa at nabuksan ang mas malalim niyang pinagdadaanan. Thank you for the time kay Doc. And sabi ho niya, he may be diagnosing me with major depressive disorder caused by body dysmorphia. I see myself differently than how it looks. When I look in the mirror, I feel disgusted. It's very important for the housemates to learn how to help Alexa. Just to listen to her, kahit nag-rant siya tungkol sa sarili, just listen to her non-judgmentally. I'm gonna shower you with a lot of love. I would like that. How are you? At sa patuloy ng mas malalim na pagkilala ng housemates sa isa't isa, ibinahagi naman nila ang trophy ng kanilang buhay. Itong mga gamit na to yung nagpabago ng buhay ko. Nito lang pandemic din. Nagsimula siya last year lang. November, nung nagsimula ako mag-stream. Dahil dito sa mga gamit na to, nakapag-provide ako para sa pamilya ko.
Itong sash na to ay hindi simbolo ng pageant. Simbolo to ng pagbabaliktiwala ng family ko sa akin. Alam nila, magiging nurse ako, mag-abroad kasama ng ibang tita ko. May sarili akong pangarap, and that is performing and everything. At nung tinupad ko yun, maraming nawala sa akin. So nagkaroon ng competition. Mr. Dagupan is Benedict Ramos. Nakita ko yung lolo ko, saktong-sakto na abutan niya yung announcement. Umiiyak siya. And naramdaman ko na pwede pa para maging proud yung family mo kahit na for such a long time na wala yung tiwala nila sa'yo. Si Chi, ibinahagi ang kwento ng trophy niya mula sa isang car race competition kung saan siya ay naging third placer. Yung practice race ko, na-aksidente ako. Pumunta kami ng ospital. X-ray and everything, lahat. And then, yun, okay ako. So sabi ko sa coach ko, babalik akong racetrack. Yung coach ko, sabi niya, don't push it na. And then I was like, bakit? Porket na aksidente ba? Hindi ko na dapat i-push sarili ko. And male-dominated sports ang racing. So porket petit ba ako, porket babae ako, hindi pwede. Yung parents ko lumapit sa akin. Sabi nila, we believe in you. So as the vixen that I am, pinush ko yung sarili ko sa racetrack na yun. My goal was to finish the race in one piece. Isang espesyal na tropeo naman ang ibinahagi ni KD. Oh my God. This is my first ever song from Star Music. Yeah, the title is One of Many. It's about a girl. Tapos, siya. Like, I liked her, but I wasn't sure if she liked me then. And I'm really proud of this. It has a special place in my heart. It may not have the most streams, it may not have the most views talaga. But it will always be special because it's my first. And ayun, it's funny because dati, I was just one of many boys to fall in love with her. Now, she's just one of many girls to like me. Si Alexa buong pagmamalaki namang ibinahagi ang pinakamahalagang trophy niya. Kahit ano pang award na napanalunan ko, kahit ano pang achievements ko sa buhay, I always go back and celebrate my mother more than anything. Lahat ng sakit na pinagdaanan ko, she gets hurt a trillion times more than I do. So grabe talaga ang mother's love, walang papantay doon. Alam mo yan, Mama Inuts. Matapos mas makilala si Alexa at ang kanyang pinagdadaanan, minabuti ni Kuya nakausapin ang taong pinagkukuhanan niya ng lakas. Magandang gabi. Good evening po, Big Brother. Gusto ko lang kamustahin, Dina, yung relasyon ninyong dalawa ng anak mo na si Alexa. Kami po kasi parang mag-best friend. Ako din po yung pinaka number one na supporter niya. Talagang proud. Si Alexa. Salamat po, Kuya. Pero ito ay sa pamamagitan din ng tulong ng isa pang housemate ko. Samantala sa living room. Hello, Kuya. Madam. Po. Pinatawag kita dito dahil gusto kong pag-usapan natin. Apo. Yung pagbabahagi ni Alexa. Siyempre, nanay din ako. Totoo yun, Kuya, kasi kaligayahan muna ng anak bago yung sarili mo. So, ganun din yung nanay ni Alexa sa kanya. Mapapasana all ka na lang. So, para sa akin naman, bilang nanay din ng mga anak ko, natutuwa ako kasi sa dami ng pagkakamali ko, sa dami ng hindi magandang nangyari sa buhay ko, yung mga anak ko yung naging tama para sa akin. Bakit nga ba mahalaga ang relasyon ng anak sa kanyang magulang? Kasi Kuya, kung wala ang magulang mo, wala ka dito eh. Kamakailan ay nagkaroon din kayo ng pagbabahagi. Ito yung panahon na naglagay kayo ng mga band-aid. Opo. Sa inyong mga mukha. Naalala mo ba kung ano yung ibinahagi ni Alexa?
Hindi ko alam, ha, kuya, ba't niya nararamdaman yung sabi niya, nagkakaroon siya ng insecurities sa bodies, shaming, yung mga ganun. Ngayon ko lang nalaman dito sa loob ng bahay mo na posible palang maging ano yun, maging problema sa kalusugan yun. Naiintindihan ko kung bakit ka naninibago sa usapin na ito. Dahil sa totoo lang, hindi ito madalas na napapag-usapan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Madam, kung sakali na malagay ang isang magulang sa isang sitwasyon kung saan lumapit sa kanya. Sa mental health. Ano sa palagay mo ang dapat mangyari? Siguro bibigyan ko ng oras, kuya. Atensyon. At syempre, hindi ako mapapagod intindihin. Yun. Yun lang, kuya. Kasi wala man akong may babahagi kundi talaga pagmamahal lang bilang isang ina rin. Na-open tong gantong sitwasyon, hindi rin pala dapat baliwalain. Sa usaping mental health, napaka-importante ng paglapit ng isang anak sa kanyang magulang. At pagdating kay Alexa, hindi pa niya napapagbibigay alam sa kanyang nanay. Kaya ako sinasabi itong mga bagay na ito dahil sa housemates ko, ikaw ang magulang. At alam kong naiintindihan mo ito. Opo. Sa sandaling ito, madam, ikaw pa lang ang nakakaalam. Okay po, kuya. May magagawa po ba akong tulong para sa kanila? Meron, madam. Bibigyan kita ng pagkakataon na makausap mismo ang nanay ni Alexa. Okay po. Hello po, madam. Ay, hello po, mami. Ay, ang kaya naman pala maganda si Alexa. Napakaganda niyo rin po pala. Hindi po. Magagalit po yung pag sinabi niyo kamukha ko siya. Joke lang po. Sabi ko nga siya yung anak-anakan ko rito kasi magkahugis sila ng mukha ng baby girl ko. Totoong-totoo siya. Talaga wala siyang ka-ate-ate, mami. Kaya sobrang proud din po ako sa pagpapalaki niyo sa kanya. Alam niyo ba na parang answered prayer po yung pag-uusap nating dalawa ngayon? Ay. Talaga po, alam ko po yung puso niyo na isang ina po kayo. Opo, opo. At yung po yung turing niyo sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi hiniling ko po talaga na sa, syempre po, ang tagal na hindi niya ako nakakausap. Pero andyan kayo. Okay lang po si Alexa. Maganda pa rin po. Bye-bye po. Salamat, madam. Salamat kayo na po. Bahala mag-guide sa kanya po. Yung puso po niya. Bakit mo pinunasan yung mga mata mo? Hindi, kuya. Kasi napakabait ng mami niya. Napakaswerte ni Alexa. Ramdam ko ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Lalo pa nung nag-uusap kayong dalawa. Palagay ko, sadyang may lingwahe ang mga nanay. Lagpas pa sa mga salita. Hindi na ako makapaghintay, kuya. Excited ako na makatulong kay Alexa at ganun din sa mami niya. Dahil tanging puso ng magulang ang makakaintindi sa ipagtatapat ni Alexa, ibinibigay ko sa iyo ang iging katawan ng nanay ni Alexa. Ibig sabihin, isusuot mo ang isang gadget kung saan lalabas ang mukha ng nanay ni Alexa. Hindi dapat makahinala si Alexa sa plano mo. Ay! Parang ito yung suot ng nanay niya sa picture! Madam? Ay, kuya. Hindi kita nakilala. Kuya, ako din hindi ko nakilala yung sarili ko. Bahagi ng task mo ang kumilos ng naaayon sa iyong suot. Okay, kuya. Wala muna si Madam Inuts. Tama. Okay. Okay, kuya. Alam mo kung sino nandito ngayon? Sino po? Si Miss Inuts. Si Miss Inuts.
Okay. Okay, kuya. Okay, kuya. Ganon. Parang hindi ka na prim and proper. Ano ba, kuya? Hindi ako marunong. Kilala mo ba si Ma'am Charo? Kuya, ang hirap gayahin nun. Handa ka na, Miss Inuts? Yes po. Oh my gosh! Ano to? Sino to? Si Dora! Oh my gosh! Si Dora! Ano yan? Hello mga housemates. Sobrang respectable. Si Dora nandito! Si Dora! Doris, si Alexa, walang kaalam-alam na ginagaya na pala ni Madam Inuts ang kanyang mga bidina. Hi, what's your name? My name is Ang hirap. Hi, Nora. Huwag niyo akong patawan. I'm Miss Inuts. Just call me Miss Inuts. Habang bumibuelo sa kanyang secret task, nakapag-bonding muna si Miss Inuts sa housemates. Hi! Oh, you're so gorgeous. Just like you. Yes. Oh, nice to meet you, Alexa. Nice to meet you. Lamig. How are you, Miss Inuts? You're so beautiful. I also have a daughter. She looks like you. Really? Do you like makeup? I love makeup. She does too. You like makeup? I hate it. You hate it? Yes, and I don't want to. And I don't need to. I like your hair. I hate it. It's so messy, like my face. Oh, Kuya is right. All of you are so nice. So you're a friend of Kuya? Yeah, close friend. Very close friend. And I hope he can be my boyfriend. Nang makahanap na ng tiempo, kinuwento na ni Madam Inuts ang mangyayari sa ibang housemates para magpatulong sa kanyang task. May binigay sa akin si Kuya about kay Alexa. So kaya ako nagbihis ng ganito dahil ngayong gabi. Nani? Makakausap niya yung mother niya. Oh my God. So ako. Ayun yung damit ni nanay niya sa picture. Matapos ipaalam ni Madam Inuts ang plano, pinakuha na ni Kuya, kina Eliza at Sam ang gadget na isusot ni Miss Inuts para magkausap sina Alexa at Mommy Dina. Sa loob ng bahay at sa pamamagitan niya, mabibigyan nga kaya ng pagkakataon si Alexa na makausap ang kanyang ina. Si Kuya, ipinatawag muna si Alexa. Habang sa loob ng bahay, naghanda na rin si Madam Inuts para sa magaganap na pag-uusap ng mag-ina. Oh, Alexa, napag-usapan natin yung pinagdadaanan mo. Opo. Nasabi mo sa akin, handa kang kausapin ang iyong nanay. Opo. Sige. Okay. Of course, bilang nanay ko po siya, alam naman ho niya ang lahat ng nangyayari sa akin. And she's also my best friend. So I think sa ganitong situation ho na mabigat, may karapatan ho siyang malaman na yung anak niya has been diagnosed. Sumasang-ayon ako sa lahat ng sinasabi mo. Kung kaya, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon para makausap ang iyong nanay. Thank you, Kuya. Labas na kami, ah. Sige. Yes. Goodbye. Ay, bukas na ba to? Okay na daw yan. Gusto kong ipaalam sa'yo, nasa loob na ng bahay ko ang nanay mo. What? Inaantay ka na niya sa living room. What? Thank you, Kuya. Oh my God. I'm okay. I miss you so much.
kami sa'yo dyan. You're doing great. Promise! Oo, magpakatatag ka lang dyan. Be strong lang, di ba? Diba? Kaya mo, bilib na bilib kami sa'yo. Marami nagmamahal sa'yo. Mahal kami lahat. Marami nagmamahal sa'yo. Promise. Kuya, ako nagiging emotional din, syempre. So parang feeling ko talaga habang hawak ko yung kamay ni Alexa, is parang ako talaga yung nanay niya. At ramdam na ramdam mo sa mami ni Alexa na mahal niya si Alexa, at ganun din naman si Alexa sa nanay niya. Mami, kasi I was diagnosed with major depression disorder caused by body dysmorphia. So sabi ko kay kuya na as my mom, na you have the right to know what's happening to me. Okay. I just wanted you to know. Yes, don't worry. I know, and everything has my go signal. Stereotypically, mahirap i-open up yung mga ganong topics or situations sa mga magulang because we never know what to expect sa magiging reaction nila. Kaya nagpapasalamat ho ako na my mom kept an open mind about it. Ang gusto lang ho niya ay ang mapabuti ako at na maging masaya ako. It's okay. It's understandable. You're a strong woman, di ba? You're a strong woman. Just keep on fighting. As long as you don't give up, it's fine. It's when you surrender, then that's the bad part, di ba? Okay. I'll try. Yes, just keep trying. Don't give in to sadness. Yes, kuya. Okay po. I have to go now. Time's up. Okay. Bye. I love you, Alexa. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you so much. Thank you, mommy. Yes. Thank you for being strong. Thank you, kuya! Okay ka lang? Nakap mo ko. Thank you, mama! Nanay mo lang talaga ang magiging sandalan at sabihan talaga ng problema, kuya. Hindi ang ibang tao, kundi magulang ang nanay mo talaga. Thank you, mama! Happy ka naman. At least nasabi mo na, di ba? Siya lang dapat talaga lahat ng makakaalam ng anong nangyayari sa'yo, di ba? Thank you, Mama. Thank you. I love you, Ma. At sa pagbabahagi nga ni Alexa ng kanyang kwento at pinagdaraanan na isang usapin ang nagbukas na may kinalaman sa body positivity at pagmamahal para sa sarili. Isang bagay na unti-unti ring natutunan ng mga housemates sa pagpapatuloy ng kanilang laban sa loob ng bahay ni Kuya. At para sa lahat ng may mga pinagdaraanan at hinaharap na laban kaugnay sa kanilang mental health, gustong ipaabot po ni Kuya na andito kami para sa inyo. At nariyan po sa inyong mga screens ang hotlines na maaari ninyong tawagan para makapagbigay ng tulong sa inyo. Kapamilya, andito tayo para sa isa't isa.